Manjin. Tank Paquito. Throwback to 2 months ago. Tank Paquito ang binigay ng side ng EVOS Legends para sa ating game execution. This time, kaya pa nilang ma-withstand itong UBS strategy. Tignan natin kung sino magiging successful. Natikman na nila ang tunay na UBE, yung authentic UBE sa MPLPH Season 7 Finals. Tignan natin kung kaya ba nilang tapatan at iswalo ang Peking UBE. Medyo nawala na ako doon. Ang interesting nito nga, no, Paquito, tank na meron ang side ng EVOS Legends. Sa tagal natin hindi nakakita. Usually, nasa side lane. So, kaya ba nitong ma-withstand yung damage output ng isang Veil or ng Glue? I mean, so early game, it could be a threat against the lineup of Execration. Pero ang problema kasi dito, naka-veil si Exe. Yun yung worrying factor for me. I mean, masaya ako kasi medyo lugi nga yung tank support ng EVOS Legends. But at the same time, it could be the threat against Exe rin. Kasi yung early game, baka mag-snowball yung Brody because of the protection of LJ with the tank. Oh, tignan mo nga, sabi ni LJ, pasok na kagad. Isa to sa mga tini. Ay, grabe, sumapak agad! Grabe, hindi pa nagre-ring yung bell, sumapak agad! Parang bawal yun ah. Bawal yun! Hindi pa nga tapos yung face-to-face na usapan with the referee. Hindi pa yung nagbibigay pa ng warning yung ref, pero bigla na lang pumapasok. Pero ito ah. Yeah, ang ganda ng ikot ni LJ dito, no? Ibang klaseng pag-scout. Kumusta yung laban yun? Dodgy wrist, si LJ Manjin, lahat ng soul bloom ni Chaknut, dinadge. O, tagyan, tatama ba? Kay Rexy pa din. Okay, tignan natin dahil soul gloom. Tignan natin, sumasapak pa rin si LJ. This is level 1 Paquito, pero sinisecure niya dito yung vision. Look at Versik. Libreng nakakapag-farm ang Brody dito. Oo. Man, this is Estes and Paquito. Na, wow, nagme-make sense. Parehas makunat itong dalawang support duo na to. Eh, ang gusto ko sa ginagawa ng EVOS Legends dito ay dahil nga very aggressive ang galaw ni LJ sa early game, ay ginagamit nila up to full extent ang healing ng Estes even on level 1 and level 2. And that means LJ, kahit mapunish siya ng ganito, dadating si Rexy, ibigyan siya ng heal, and they can force out plays like that out of Execration. For Execration, ang naiisip ko na lang, pwede nilang ma-withstand to, pero anong kailangan nilang gawin sunod? Yun yung medyo napapaisip ako. Grabe, no? Interesting nang sa scout, maladigi Paquito eh. Oo. Pero hindi na mamatay. Kasi, yeah, tama ka. May, yan, oh. May threat talaga ng early game advantage for EVOS Legends. Pero the beauty of what is happening here for Execration is medyo mabagat kasi mag-junket si Brody. But at the same time, yung group up ng EVOS Legends is much more stronger on the early game. Oh my God. EKLVJ just farming. Siyempre, Claude to, automatic scaling ang gusto mo. Gusto mo, safe kayo. Wala namang namamatay sa side ng X eh. But again, lumalakas pa rin si Versik. Tama ka, Midnight, kailangan mag-farm. Pero yun na yung Sandstorm na meron. I mean, yung Jurgen Storm. Meanwhile, KLBJ tatamaan dito ng Torn Apart Memory as LJ will be able to pick off another one sa kabilang side. Renjo is here, but Rexy will pop the Moonlight Immersion Ultimate. Slam, slam, grab, grab. Walang mapupuntahan si Renjo, and wow, EVOS Legends will take down 3. Sabay may kasama pang turtle buff. That was a disaster for Execration. Napakaganda ng setup ng EVOS Legends doon. They had a superior early game. Maganda yung pwesto nila sa turtle. And Execration, they still went to contest. Yeah. Yes, kaya naman nilang labanan yun. Pero the odds were stacked against them. Let's put it on 65-35. 65% naman nanalo talaga ang EVOS Legends doon. Just because of the nature of the matchup. Pero tinuloy pa rin ang Execration. At ilalaban pa rin talaga ng Exe. There you go, the Windstorm won't connect. The dodge! Nina LJ, yung Windblade combo nina Itomax. Pero makakakuha ng isa si Itomax. Anti-mage masyadong malalim, pero still, Chaknu ang maiiwan. At nako, EVOS Legends napapunish dito this time ang Execration. 1,000 ang kanilang alamangan. Napakasakit nun for Execration, Manjin. At uwomin si KLVJ na patay for the second time around. And at the same time, EVOS Legends, they're getting all that they want to take. Yung mga objectives, and now they start grouping up. Dito na natin mararamdaman yung UBE strategy. And the problem is, yung space na nakukuha ni Clover. Yeah, nakakapag-farm si Clover. At ang lakas na rin ang farm ni Versik. Parang nag-call na rin sila ng UBE kasi may item na si Versik. Kailangan pa mag-farm ni KLVJ. Hindi na mamatay si LJ. Ito, Max, bitin pa yung damage.
Pero ito, ilang beses na natin nakita ang Execration sa ganitong sitwasyon ng MPL Season 7 PH na sila yung nabubugbog sa una, pero pag umabot tayo ng 18 minutes, pag umabot tayo ng 12 minutes, 15 minutes, eh biglang nakakabalik. Baka ganito lang yun. Puso lang. Oo. Puso lang. Eh, yun naman talaga, kung nanonood ka ng mga The King movies, gano'n naman tagi, di ba? At makikita mo, dugo-dugoan na talaga si FPJ, pero bigla na lang makakagante. Totoo. O, di ba? Tsaka kasi ano eh, kumbaga kung iisipin mo, sa true lang eh. Sa true lang. Di ba, nakailang games na nang ganun yung XA, nakailang comeback na sila eh. Bugbog lagi si FPJ. Tapos sakto pa yung hashtag. Ayos yun. Tapos sakto pa yung hashtag, comeback legends. Oh. Pero teka lang, kalma lang kayo. Tignan natin kung mangyayari ngayon as Windblade is here. Pasok si Jackal this time, Signal Eagle. At ayan na, LJ, wala siyang masapak ngayon. Execution, pok lang muna. Joke lang. Pero ang dilemma dito is that EVOS Legends, alam nila yung lineup at nakita nyo yung ginagawa ni LJ, yung sinasabi natin hindi siya nagka-cash out kagad, yung ibang pakito sa ganung position mag-ulti na. Sobrang tapang, di ba? Oo, sobrang tapang pero hindi nag-ulti. Full commit yung ibang pakito pero si LJ sabi niya hindi ko naman kailangan kasi objective lang ang gusto ng EVOS Legends. Pero taman din, 2k code lang yung meron ng EVOS Legends. Oo, onti lang yan. Onti lang yan. Maliit na bagay. Pero napakahirap nito. Ikaw ba, Umi, may nakikita bang win condition dito kasi si LJ tsaka si Rexy iginagangster yung rotation ng X eh. Well, ang win condition ng Execration dito ay iwasan muna yung mga laban. Force stalemates or avoid fights. They don't have to give objectives. Pwede nila i-clear lang minions dito. Defend until possible. Pero huwag mag-sacrifice ng kills. Ginagawa naman ng Execration ngayon. Nasabi mo na rin, Manjin, dati na talagang napagdaanan na nila to. Alam nila yung kailangan nilang gawin. Pabagalan yung laro. Late game, it's our time. Yeah, kasi kung isipin mo, 4 flickers para sa X eh. So iwas pusoy muna sila dito. Sa Pilipinas, ito yung mga type ng tiis pogi technique. Titiisin mo talaga. Tiis ka talaga. Okay, sobrang init, pero kailangan mong magpolo, kailangan naka-long sleeves, kailangan naka-kwelyo, basta't pogi ka. Ganun yung ginagawa ng Execration ngayon. Parang tayo, nung nasa Pilipinas tayo. Oo. Pero ngayon kasi malamig sa SP. Oo. Tiis, pogi technique. Yun, Manjin, ang kailangan natin intindihin. No? Kulang pa talaga yung damage ng Execration at this point. And yun yung napakagandang flex kasi ni EVOS Legends. Yung pakito ang hirap i-take down kasi nagkakaroon ng shields yan. At the same time, papalagang kasusutungin ganyan pag nilabahan ng kanila. And yung reset with the Estes. Tapos yung lapu-lapu, sobrang aggressive ng laro. Kasi wala pang kaya talaga lumaban sa side ng Execration. Yun nga eh, sa sobrang trip na ng EVOS Legends yung Pilipinas, pati sila lapu-lapu kinuha na nila. Pero yeah, yung point mo dito. Kailangan ng Pinoy. Oo, yung point. Para lumakas. Yung point mo dito, Midnight, the sustain is better for the side of EVOS. Na baka hindi tayo umabot ang late game. Okay. Purple buff ay mapupunta pa rin sa side ng EVOS. But there you go. Oh no, nawala si Chuck. That's a split para kay Renjo. Oh man, Windstorm won't connect. Buhay pa rin yung tatlo sa side ng EVOS Legends. Brilliance out for Kelra as EVOS Legends will now move towards the main at the top lane at the mage. Pumasok na kanyang bravest fighter. Oh my glob! Yung glue ay kailangan tumakbo as KLBJ mapapabmi na rin. Napakasakit ng torn apart memory. Tuloy pa rin ang laban. Kumakamit pa ang X. Wala na, protein pa yan! Bang, ay di na ba kasi nanood? Ganun din yung ginawa ni Kelra last time. Dalawa ang nawala sa side ng EVOS Legends. Masyadong nanatili, nag-overextend. Ito na ang unang sapak. Ganito din nangyari bago mag 12 minutes. Ito yung unang jab eh. Ito yung unang jab ni FPJ. Yung lagi nagkagaling kay Kenra. Yun pala yun eh. Ganun naman pala eh. Napanood na eh. Marami ng bots eh. At mukhang itutuloy-tuloy pa rin ng Execration. Yung panggulat dito. Okay, there na naman. You go. Kenra with the brilliance. Killing spree. Pinapasarap lang naman pala. All part of the plan. Execration. Sila pa ang makakuha ng turtle. Kenra with 4 succeeding kills. And the gold lead now dwindles down to 1.4k. Actually, 1k na lang. 1.1. Ay, sabi mabilis natin mag-mat. Parang pero, nata, oo eh. Ang bilis magbago eh. Pero EVOS Legends, sabi nila, nako, ito na yung Pilipinas. It's Philippines all over again. It's Filipino time. Once again, parang ganun talaga yung X. Sakto, Pino-Pilipino time alam eh. Alam mo, ito yung X yung Pinoy na Pinoy talaga Pinoy eh. Pinoy na Pinoy talaga. Pag sinabing 3 o'clock, 4 o'clock yun. Late game. Laging late game. Pero wait lang. Ayan, knock up. Ay, nako,
dito si Rexy, pero Blazing Duet para kay Kel. Sabay yung split-split ay nandoon na din. Ang dami pang sinabi kanina nung early, pero pa... The usual story na naman pala. Unstoppable para kay Kelra. Sabay ni... Sumubok pa si KLBJ ng onti kill secure. Pero nako, apat na ang nawala sa E-Boss. Isa na lang. Eh, bakit naman ganun, Manjin? Imagine mo, hirap na hirap tayo kanina kay early game, pero parang within the next 3 minutes, matatapos na to eh. Pinapasarap lang pala. Gusto pang manalo. Oh! Ano ba yun na isusulat? Tapos na agad. Ang pita nagpapabugbog sa umpisa. Direkta. Opo. Pag pinas, pag may replay, ba't ganun? Napakalupit ng execution. And ito yung time na naramdaman na nila superior kasi sa team fight ang execution pagdating ng late game. And kulang na yung damage kasi buo na yung anti-crash from the Matilda. Wala nang pinagkukunan yung damage lalo mula from the Brody. Kaya lalo nga, na mula pa. Yun nga eh, yung E-Boost Legend sa top lane nag-overstay eh. And hindi nila nirespeto. Ito yung binabanggit mo, Umi, kanina. This is execution with a tiis pogi technique. Tiis-tiis lang muna hanggat sa magka-damage tayo. Huwag tayong pumilit ng laban. Yung E-Boss yung pumilit doon sa top. Oh, diba? And iba pa doon, yung si Kelra na naman ang gumising ng ano, ng nandiwa. Yung buong team. Execration, after ng napakagandang play na ginawa ni Kelra, eh, dire-diretso na nga yung momentum. And bad momentum ang kumabit sa execration, eh, alam mo na. Talagang kakalabit. Talagang kakalabit. It's primetime execration once again. Going back doon sa deficit na nawala kanina, this time makikita nila si LJ, Sigling Eagle, para kay Jack Doe. Dalawa pa lang dito. Kelra pumasok sa loob na kapat. Pero okay lang dahil godlike na. Kill experience na din. Double kill para kay Kelra. Or pwede natin sabihin double kill. Sabi ni KLBJ, ako din, double kill. Habang sabi ni Kelra, triple kill ako. Ubos ang E-Boss. Oh, umiipo sticker! Recall! Wow! Sticker is real! Ibos! Oh, wait na! Panalo na! Natalo pa! Natutulog pa ang Diyos! Execration! Execution! Take the game! Okay. Ano ba yun? Ganun naman pala. It's all part of the story. Sabi kasi my script! Sabi kasi ni Derek, Exe, late game kayo. Oo nga. Pag nalalo kayo na early game, walang thrill, walang ratings. Si Kelra, from 0-0.